Hey guys, welcome back to our channel. Today we are reacting to another video from Asian Boss. Yeah, it's called "This Grandma Cooks Garbage Food Waste to Survive in the Philippines." Let's get started. Sita, edad 68 anos, ay ang pagluluto ng pagpag para gawin namin ibenta sa aming hanap buhay, sa pangkabuhayan namin, pang-araw-araw. Kahit sabihin na nanggagaling lang sa basurahan, pero malinis siya dahil hinuhugasan ko talaga ng maayos. At saka kung delikado to, marami na sanang nagreklamo sa akin. Wala naman eh. Kanya, sinasabi ko na sigurado ang kakainin nila. Mama Rosita. He cooks for others well. Karaniwan lang po ba ang pagbebenta ng pagpag dito sa lugar niyo? O karaniwan na lang yan, pang araw-araw namin yung pagtitinda. Yan ang ginagamit namin panghanap buhay. Tsaka kailangan ng tao. Gano'n yun nakatagal ginagawa to? Nasa almost 6 years na kami nag-uumpisa magtrabaho ng ganito, magluto ng pagpag. Kasi ito lang ang tamang hanap buhay ko para kumita kami kahit papano ng pang-araw-araw namin. Anong oras niyo po ba sinisimulan to? Nag-start ako maybe talaga. Maybe they go to this restaurant and get the leftovers. Maaga kami nag-uumpisa dahil pag dumarating ang mga pagpag na yan, mga kalakal, minsan alas dos ng madaling araw. Kailangan nandun ka na. Mga alas tres, nandun na ako sa kuhanan para mauna kami. Makakuha kami ng maganda. Tapos dadalhin dito sa akin ang kasama mo. Umpisahan ko na iluto. Hanggang sa matatapos ako ng mga 12 o'clock, luto na yan lahat. Magkano po ba benta nyo sa isang handaan nyo? Ang isang balot, meron ako yung malaman. Yeah, it doesn't look isang plastic, like 30 pesos. Prito yun. Mas malakas sa akin yung tag 10 piso. Kasi kaya ng bulsa. Ay, kung maaari lang po tanungin, magkano ang kinikita nyo bawat araw? Sa araw-araw namin kita, yung 200, 300. Anong klaseng luto po ba ang paborito nila? Ang gustong-gusto nila talaga sa akin yung prito. Piniprito ko yan ng medyo tender siya. Yun ang gusto nilang kinakain. Out of vivid curiosity, I wondered how pagpag tastes like. So I decided to try for myself. It's kind of chewy. Looks good. But if you get past the idea that this is leftover fast food chicken, it's not actually bad, but still, no person on earth deserves to live off food right out of the dump, right? But what can you do when you need to survive? You're not gonna die, right? You have to live off of something, so it's better than nothing. Bilang tindero ng pagpag, ano po nilalaman ng araw niyo? Pag ano, pagdating ng umaga, maghuhubos ng awal, tapos pagtapos ng magpapadingas ng kalan. Tapos pag may pagpag na, tsaka ako magluluto. Pero pag wala pang pagpag, pumunta ng helping para pumikap ng ano, pagpag. Paano naman po kayo napasok sa pagbebenta ng pagpag? Hindi, kaya lang po ako napasok sa pagtitinda. Tinutulungan ako lang din po kasi lang. Is that the son of the... Actually, may trabaho sana. May trabaho ako, iniwan ko lang para mag ano kay Lola. Kasi wala akong nag-aasikaso kay Lola. Paano nga po ba pumatok ang pagpag? Sa bawat, yung ano, pagpapapili po kasi nila eh. Yung mga nagpipili rin, kahit hindi pa kahit naluto na, di ba, nanggaling na sa may basura nila, pwede pa rin kainin. Kasi tuyo pa naman siya eh. Hindi pa siya naanoan din. Nasa ibang balot siya. Mm-hmm. May mga nagsasabi na pinagbabawal ito ng lokal na pamahalan. Totoo po ba to? Opo, bawal naman po talaga kasi yan eh. Illegal. Kasi yung ibang ano, ibang outlet ng mga pagpag, ini-sprayan nila.
Kaya kahit tuyo pa yung pagpag, hinugasan na lang, hinugasan din namin. They spray something. Para sigurado kami hindi yung pang-spray nila yung maano. Nabanggit nyo, ano yung spray na yun? Yung ano, yung pang-tanggal, pang, para hindi uuring yung pagpag. Kasi pag dating sa kanila yung basura, siyempre inuud pag ano na, kalahating araw, uurin na eh. Kaya inisprayan nila para hindi magkaroon ng uud. Pero hindi naman po kayo nababahala na baka may magkasakit dahil dito. That's chemical. Po, sa tagal-tagal na po ni Lola na nagtitinda, wala naman din po ako na namatay na ganyan o kaya nagkasakit. Basta ako, ang inano lang ko po kasi basta ako kung hanap buhay na. Hindi naman po ako nag-ano sa mga ibang tao, sa mga nag, sa mga ganyan, sa mga nagsasabi na pagbabawal yung pagpag. Ang ano ko lang, basta nakakain at saka natitinda, sapat na yun sa araw-araw na binubuhay na sa kabubuhay namin. May mga bumibili po bang mga bata ng pagpag? Karamihan nga, halos karamihan po mga bata. Nakikita nyo po ba sarili nyo na ginagawa pa to sa nalalapit na panahon? Oo, kasi itong hanap buhay na ito, sigurado pang habang buhay na hanggat may nakukuha kaming paninda doon sa mga humahakot, ngayon siguro ko na hindi ako bibitiw. Kasi siyempre, yan kami kumikita eh. At yan ang pinangaano ng hanap buhay namin. Yung pang-araw-araw namin gastos, yan namin kinukuha. Pero may mga nagsasabi po na pinagbabawal to ng lokal na pamahala. Wala namang nakakarating dito sa amin na pinagbabawal yan. May time nga maraming dumarating dito na mga yung mga sanitary, yung mga galing sa mga health center. Wala, hindi naman nila ako sinisita. Kasi wala namang nagko-complain or naglilikramo sa kanila na ganito gano'n, na marumi yung pagkain ko, marumi yung niluluto ko. Wala naman. Minsan may time na may mga pulis pa dumadaan, tumitingin pa sa akin. Nasabihin pa na, ay, ang sarap niya, no? Ang lutong. Kaya wala akong naanuhan. Maybe they wanna try something too. Ko, wala akong nagreklamo sa akin na may na-disgasya o may sumakitan dyan. Kasi maayos ko naman siyang niluluto eh. Ay, wala magko-complain. Nanay Rosita, pumapayag po ba kayo na i-post namin to sa social media? Oo, bakit naman hindi ako papayag? Okay lang naman na i-post ninyo kasi para nang sa ganun, makita rin naman ng ibang tao yung kung anong buhay namin dito sa lugar namin para malaman ng ibang tao na ganito ang hanap buhay ko. Sometimes I think people don't actually appreciate how better they have it. Imagine people eating leftover and still happy about it and stuff. And some people are still complaining about normal food. You're like, it's not tasty, you know, it's not this, it's not that. I mean, that's the thing about life. Life is about perspective. If you look at life in a certain way, then you actually appreciate a lot more about where you are. Because what you are complaining about is what some people are looking up to. Like, yes. Oh, if I can just have this kind of life. Mm-hmm. So that's the thing about human nature. We are never satisfied. The stage that you are at right now, someone is looking at that stage and they are like, wow, I just wish I had that kind of life. While the person at that stage is looking onto the next one. The person at that next stage you are looking at is not satisfied, looking onto the next one. So the secret to happiness is just being, like, just be comfortable where you are. Yes. Don't be greedy. Just be satisfied with the fact that you are even alive and happy. She looks happy, this woman. Exactly. Happiness is not about what you can accumulate, material things, or all those stuff. So, and about it, I think the thing is, there is demand and supply. She can't, if there is no demand for it, she won't be making it. You understand? There is demand for her services. That's why she's able to get customers and all those stuff, because people need it. So it's really eye-opening and really... Yes, she is very kind to other people. It makes you happy.
She's a golden person. I just hope the situation can improve with time, because like that guy said, no one deserves to be eaten from leftovers. Mm-hmm. No one deserves it. But in my opinion, it's better than starving. Or stealing. Alright guys, thanks for watching. Let's know what your opinion is down in the comment section below. If this is your first time watching us, make sure to subscribe. And we'll see you all later.